Magandang hapon mga kabisdak. Oh, heto na naman. Huling-huli na naman ang dalawang mag-asawa sa kanilang trip-trip, sa kanilang jamming-jamming. Napasigaw pa ng, "Huh! Dito si Ma'am Shea." Alam niyo po mga kabisdak ha, ganito ho talaga ang kanilang kinakaugalian. Yung jamming-jamming, trip dito, trip doon, kasayahan. Ayan yung tinatawag na buhay alta, sabi ni Maharlika. Buhay oligarkiya. Ito ay short video lang ho ito. Kumakalat na rin ito sa social media. Pero kailangan malaman ng sambay ng Pilipino kung ano ho talaga ang estilo ng mag-asawang ito, na hindi ho nila mawawala sa kanilang mga sarili ang pag-good time, pagja-jamming, kasayahan, katuwaan. Ito ho ay kumakalat na sa social media. Minabuti ko lang na i-content sa Bisdak Pilipinas upang malaman ng ating mga subscribers, mga Pilipino na ngayon ay nakaranas ng matinding pagsubok, lalo na po dyan sa Mindanao na grabe, baha at marami na pong napaslang. Panoorin niyo po ang short video kung saan nagkasayahan at grabing trip talaga dito ni Da Junior, birit na birit. Panoorin natin sabay-sabay at husgahan ho natin ito sabay-sabay. Ayan ho, yung video na yan, pasigaw-sigaw pa si Ma'am Shea ng "Woo! 1, 2, 3, up and down, everybody!" Ayan, grabing birit ni Da Junior ho dyan. Alam nyo po, tayong mga Pilipino, dapat malaman natin na ganito ho talaga ang kanilang pag-uugali at estilo sa buhay. Hindi na nila yan mawawala, ang pagka-oligarkiya, jamming-jamming. Alam nyo ho, wala namang masama sa ganyan na jamming-jamming, enjoy-enjoy, pero dapat ilagay sa tamang lugar, tamang panahon, tamang oras. Alam naman natin, mayaman sila, oligarkiya ho sila, sanay po sila sa buhay alta, ganyang mga ugali. Ganyan ho talaga ang mga mayayaman. Hindi na natin yan maitatanggi. Pero ho, iba na ho kasi ngayon sila. Sila po ay public servant na, presidente na si Da Junior, First Lady si Ma'am Shea, na sana magiging sensitibo naman ho sila. Hindi yung parang napaka-insensitive ho nila dito eh. Alam naman natin na mayroong nangyayaring hindi magandang sakuna sa Mindanao. Ilang linggo na ba tinatamasa ng Mindanao yung baha? Maraming napaslang. Sana ang adviser ni Da Junior at ni Ma'am Shea, isipin din nila yung tinatawag na delikadisa sa maraming Pilipino. Kagaya nito, napapansin ho natin, kasayahan sila, ganun-ganun, nag-i-enjoy, katuwaan, nag-trip. Hindi naman po pwedeng hindi tayo babatikos dito at magkikriticize. Talagang mapapansin natin ito. Ang tanong nga ho dyan eh, kaninong pira ang gamit nila dyan sa pag-i-enjoy at pagja-jamming ho nila? Pira ba talaga nila yan, sariling bulsa o pira ng taong bayan? Tayo po ay nagtatanong kasi alam mo naman sila, mga Marcoses, Aranita, mahilig magwaldas, travel dito, travel doon, tapos mahilig mag-i-enjoy, mag-jamming-jamming. Ito ay kakaibang bagong Pilipinas ang nakikita ho natin. Nung panahong ni Tatay Digong, wala tayong makikita ng ganito na parabang sa gitna ng unos na naranasan nang maraming Pilipino ay makuha pa mag-jamming-jamming. Para sa akin, napaka-insensitive po itong ginawa ho nila. Dapat sana po'y kuidawo tayo dito. Dapat po sana magkaroon tayo ng delikadisa. Dahil ang maraming Pilipino, nakatutok sa kanila. Nakatingin ang lahat ng mga Pilipino saan man panig ng mundo sa first family. Baka ho, nakalimutan nila ito.
Tapos sasabihin ni Ma'am Shea, bawal na po ang magbabatikos ngayon. Oh, bawal magbabatikos, ikabatikos-batikos naman talaga ho ito. Itong ginagawa ho nila, hindi po ito maganda para sa maraming Pilipino na nakuha ho nila mag-i-enjoy, magsasaya, sigawan pa ho. Birit-birit ang presidente. Kita mo, talagang tindi ng tripping nila dito eh. Samantala ang sambay ng Pilipino ngayon, hikahos, gutom inabot. Malas lang ho nila kasi meron talagang magbibideo at kumukuha po sa kanila ng video. High-tech na ngayon, may cellphone. Talagang kakalat at mahuhusgahan ng mga kritisismo nila. Kaya hindi po pwede yung sinasabi ni Ma'am si bawal na mag-criticize ngayon, bawal na po. Hindi na uso ang masasakit na salita. Aba, talagang tatamaan ho kayo ng mga masasakit na salita kung palaging ito ang makikita at masaksihan ng sambayan ng Pilipino. Na tila ba'y sa gitna po ng unos na naranasan ng bawat Pilipino, kayo po nag-i-enjoy. Sila po ay nagsasaya. Tanong ko sa inyo, mga kababayan natin, okay lang ba ito sa inyo? Okay lang ba ito sa mga BBM supporters? Okay lang ba ito sa mga Ensaymada balagers? Aba, para sa akin, hindi po ito okay ha. Ano tayo? Napakamanhid naman talaga natin kung hindi tayo masasaktan sa ginagawa ho nila ngayon, itong dalawang mag-asawa na ito. Na ang ginagawa ay puro trip-trip. Kung hindi mag-attend ng concert, kung hindi mamasyal sa ibang bansa, ito, mag-good time. Ang masaklapan niyan kung sa loob ng Malacanang sila nag-good time. Ito ay opinion ko lang naman. Na sana kung hindi nila maiiwasan yung ganito, ilagay naman sa tamang panahon, tamang oras, tamang lugar. Huwag naman itaon na may nabaha, o may napas lang, may mga pagsubok na dumating sa buhay ng bawat Pilipino, pero sila nagkatuwaan lang, pero sila nagkasiyahan lang, pero sila wala, didma lang. Hindi uso sa kanila yung tinatawag na delikadisa. Talagang hindi ho uso yan sa mga alta at mga oligarkiya. Ang tanong, ilang taon pa ba tayo magtitiis sa ganitong estilo ni The Junior at ni Ma'am Shea? Bahala na po kayo maghusga sa kung anong ginagawa ng tropa ng bagong Pilipinas. Woo! Ang bihira!